Okay, this time, pupunta naman tayo sa medyo mahirap ng konti. So, sisimulan natin yung part 2 with a problem that is similar to the last problem na binigay ko sa easy round. So, ipapakita natin dito, question tool pa rin. Ito pa rin yung gagamitin natin. Pasensya na ako, medyo kulob yung dating ng sauna kasi medyo lumipat na ako ng ibang lugar kung saan ako nagre-record nito. So, in this case, makikita ko yung first problem that is very similar to the last problem that I have given you. So, parang ganun rin. So, transition na lang. And then, after that, yung sunod na tatlong problem. Medyo mahirap na nga ng konti ito. So, for the first one, kukunin muna natin what is the value of U at saka B. And then, gagamitin natin yung quotient rule. So, ang U natin, that is equal to 2x. The derivative of this one is just equal to 1. Madali makita na ito by this time. Now, ang B natin, nasa value of 3 minus x squared. Therefore, ang derivative ng B is negative 2x only. Negative 2x, kasama yung sign. And then, yung B square is going to be quantity 3 minus x square over 2. So, parang again, in-close ko lang ng grouping and then square ko by 2. Okay. Ngayon, pagsasama-samahin na lang natin. Again, yung process is BDU. Tingnan natin. Identify mo lang muna. Yung B natin is going to be multiplied to DU. Ito yun eh. B times DU to eh. Ito naman, U is multiplied to DB. So, ang B natin, that is quantity 3 minus x squared multiplied to 1. B, DU. B multiplied to DU. Quantity 3 minus x squared times 1. Yung U naman, ilalagay mo yung minus dito, that is part of the rule. So, ilalagay natin dito quantity 2 plus x multiplied to DB, that is negative 2x. So, magiging siyang quantity 2 plus x times negative 2x. Ito na siya. O, ito yung B multiplied to the value of DU. Ito yung 1. Ito naman yung U multiplied to the value of DB. That is negative 2x. So, B times DU, U times DB. Pinagdidikit-dikit mo lang. And then, of course, yung B square, wala tayong problema. Ilalagay mo na lang sa ilalim. Okay. Pagdating dito, i-simplify na lang natin para makita natin kung anong magkakalabasan. So, meron tayong 1 dito na kumultiply sa quantity 3 minus x squared. So, pwede na siyang maging matawag na 3 minus x squared na lang because this is just 1. Ito naman, pwede kong multiply negative 2x dito sa binomial na to. Negative 2x times 2 is negative 4x. And then, negative 2x times x is negative 2x squared. Saan ko na lang tatanggalin yung pinaka-parenthesis niya kasi mayroong negative dito. So, pag tinanggal ko para yung parenthesis niya, it's going to be 3 minus x squared negative, because this is negative, parehong negative naman. So, magiging na siyang positive. Positive 4x plus 2x squared. Again, I repeat ha. Pag pinagtatanggal ko yung parenthesis na ito, it's going to look like y prime is equal to 3 minus x squared plus 4x plus 2x squared. And then, hanap tayo kung pwede natin i-simplify pa. So, in this case, pwede natin i-simplify ito. So, meron tayo dito 2x squared. Meron tayong negative 2x squared. Ito, pwede i-simplify ito. Pareho sila may x squared. 2 minus 1, therefore, is going to be x squared na lang. X squared plus 4x plus 3. Yun ay magiging numerator natin. Now, ito, pwede ko pa naman siyang pwede ko siya i-factor. May factor ito eh. Pero, what's the use of factoring kung sakaling wala ka namang makakancel sa ilalim? Wala ka makakancel dito eh. So, kahit anong gawin ko dyan, factor ko to. Factor na ito is x plus 1 times x plus 3. Pero, wala naman ako makakancel sa ilalim. Kaya, wag na lang. Okay na yun. As is. Okay. So, that is problem number 1. Kamukha lang ako yung problem. So, easy round. That is part 1. Ito naman problem number 2. Ito medyo umirap na ng konti. Medyo slight lang. Pero hindi naman ganun kahirap. So again, you try to designate what's the value of U tsaka B. The value of U here is equal to 7. The derivative of U, that is a constant. Therefore, that is going to be 0. Ang B natin, that is quantity of x4 plus 3 raised to 3. And then, ito, gagamitin na natin yung chain rule kaya medyo mirap to ng konti eh. Ang derivative ng B dito is going to be 3 times the quantity x4, x raised to 4 plus 3 raised to 2
the derivative of quantity x for plus 3. Okay. Repeat ko lang ha. Yung magiging derivative nito, yung unang part, using the chain rule, it's going to be 3 times quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2, the derivative of quantity x 4 plus 3. Yan. So, hindi pa to tapos kasi nakakita ko ng derivative dito eh. So, kailangan kunin yung derivative niyan using the sum rule. That's going to be x raised to 4 plus 3. De, the derivative of this one is just going to be 4x raised to 3. So, finally, yung derivative natin dito, or dB is equal to 3 times quantity x raised to 4 plus 3 squared times 4x raised to 3. At hindi pa tapos. Kailangan ito, simplify ko pa. Pwede ko pa i-multiply ito eh. Yung dalawa na yan. So, final derivative of B is going to be equal to 3. Hindi. Is equal to 12 x cubed times quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2. Again, repeat ko ha. Derivative of B is going to be equal to 12x3 because 3 times 4 times quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2. Ayan yung DB natin. So, meron na tayong DU, meron na tayong DB. Pwede ka na makuha yung tinatawag nating ano, B squared. Now, take note ha, this is raised to 3. So, ibig sabihin, pag nilagay natin ito ng grouping symbol, yung buo kasama yan, yung raised to 3, will also be raised to 2 para makuha mo yung B squared. And using yung tinatawag nating power of a power sa law of exponent, it's going to be multiplied. 3 times 2 yan. 3, the exponent 3 raised to 2 is actually 3 times 2. It will now become quantity x raised to 4 plus 3, that is raised to 6. Ayan siya. So, kuha mo na yung limang kailangan natin. Now, dito, medyo gumugulo lang ng konti. Wala tayong problema dito eh. Ito lang siya. So, dito tayo tumingin. B du. B times du. U dB. U times the derivative of B. B is quantity x raised to 4 plus 3 raised to 3 times 0 times du. B times du. So, pag minultiply ko ito, I'm just going to multiply it to 0. 0 pa rin kalalabasan yan. And then, yung kasunod niya yung tinatawag natin u, negative, itong pati na ito, negative u dB. That's going to be 7 times derivative of B. So, u times the derivative of B, that is now 7 times quantity 12 x raised to 3 times quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2. So, ganito na itsura niya. Ayan o. Ito yung B times the derivative of u, which is 0. And then, whatever is u, the value of 7, multiplied to the derivative of B. Ang derivative ng B, itong dalawa. Quantity 12x squared, quantity 12x cubed times quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2. Okay. Simplify na natin. Tingnan natin kung meron tayong pwedeng mabawas. Okay. Sa party na to, this is just multiplied by 0. So, masi-0 na to. Alam ko na yung 0 na. Ito naman, I can multiply this one directly to this one. 7 times 12. Kasi this is just raised to 1 pareho eh. So, it's going to be 84. So, pwede ko ilagay dito, negative 84 x raised to 3. And then, meron tong quantity x raised to 4 plus 3 raised to 2. So, pag tinanggal natin yung 0, ganito na itsura na. Ayan na. Ngayon, meron pa tong kasunod eh. Meron pa tong simplification. This is already the derivative. Ngayon, kung makikita ko ito, ewan ko kung nilagay ko dito. Sa kabila kasi na-discuss namin eh. So, yung party na ito, magkamukha siya, pareho sila ng base, pero magkaiba lang ang exponent. So, pwede natin masimplify ito. Matatanggal ko ito eh. 2 minus 6, so matitira dito is going to be negative 4. And then, pag binaba ko, matitira na lang dito is actually not raised to 6, but raised to 4. Ah, hindi ko nga na ano. Ah, nasa kabila yun, nakasang diniscuss ko. So, pwede ko ulitin ito. Okay, papakita ko lang ha kung ano yung final answer na ito. Yan pa ito. Okay. Pagdating dito, pwede ko na lang kopyahin ito. Kopyahin na lang natin. Buti nakita ko because mamaya, i-discuss ko ito sa isang section na hindi ko pa pala naayos. Okay. Ah. Okay. Yung sinabi ko kanina, pwede ko tanggalin ito. Ito yung party na yan. So, ito,
magkamukha sila ng base, ibig sabihin, pwede ko masimplify ito. So, pag may pinas ko ito, it's going to be 2 minus 6 na lang eh. And then, magiging negative 4. Pero nasa numerator siya. Ang gagawin ko, ibababa ko ulit. So, magiging siyang positive 4. So, ang pinaka-final na ito is this one. Ang bitsura niya. Okay. Pwede mo na tanggalin to. Okay, this one. Tanggalin na lang natin. And then, ito magiging nalang siyang 4. So, yan ang pinaka-simplified version niya. Okay, eto na yun. So, makikita mo, raise to 4 na lang to instead of raise to 6. At yung raise to 2, natanggal natin, na-cancel natin. So, this is the final answer. Eto na yung medyo simplified niya. Okay, we're going to discuss the third problem. Eto, medyo parehong chain na yung gagamitin natin dito. And then, it depends on the teacher because some teacher want you to simplify the answer as possible. So what we got here is y is equal to quantity 4x minus 5 raised to 5 over quantity 3x plus 7 raised to 4. So again, we're going to designate what's the value of u and the value of v. And the value of u here is equal to quantity 4x minus 5 raised to 5. So we're going to get the value of the derivative of u using the chain rule. So it's going to be 5 times quantity 4x minus 5 raised to 4, the derivative of quantity 4x minus 5. Again, let me repeat it. Using the chain rule, I will get the derivative of u. And the derivative of u is equal to quantity 5 times quantity 4x minus 5 raised to 4, the derivative of 4x minus 5. Okay, that is the first one. Ito, kailangan makuha ko yung derivative nito because this is not yet simplified. So the derivative of 4x minus 5 is just going to be 4. And 4 times 5, if I multiply that 1 para makuha ko yung simplest form niya, the derivative of u will now be equal to 5 times 4, that is equal to 20. So the derivative of u is equal to 20 times quantity 4x minus 5 raised to 4. Ito na yan. That is the derivative of u. So medyo mahaba na ngayon kasi chain rule. For b naman, it also has a value. It also has a, ano to eh, we're also going to use the chain rule on this one. So, b has a value of quantity 3x plus 7 raised to 4. Therefore, the derivative of this one is 4 times the quantity 3x plus 7 raised to 3. The derivative of quantity 3x plus 7. So, yan ang derivative niya. And then, we're going to get the derivative nito. That's just going to be 3. So, pag 3 ang kinalabasan nito, you just multiply it to 4. Ang final derivative na gagamitin natin dito for dB is actually equal to 12 times quantity 3x plus 7 raised to 3. Ngayon lang siya. So, meron na tayong dU, meron na tayong dB. Yung b squared madali, this is just raised to 4 eh. So, pag ni-raise ko siya again by 2, ibig sabihin, I'm just going to multiply 2 with 4. So, ang lalabas sa kanya is 8. Quantity 3x plus 7 raised to 8. So, kuha ko na yung 5, pag-iisa-isayin ko na. B is multiplied to du, b times du, minus u times dv. So, ang latag nito is y prime, quantity 3x plus 7 raised to 4, times 20, times quantity 4x minus 5 raised to 4. That is for b du. Minus quantity 4x minus 5 raised to 5 times 12 times quantity 3x plus 7 raised to 3. Ayan. So, ito na siya. Ito yung value ng b. Ito naman yung du mo. Multiply na. Ito naman yung u. Ito naman yung dv. Derivative ng b. So, nakamultiply lang sila. Ngayon, tingnan natin. Ayusin lang natin ng konti. Ilalabas ko yung mga... Ito, pinakasimple. So, pag inayos ko yan, ang sura niyan ganito. So, nauna yung 20, yung kasunod sa kabila, that is 12. And then yung, para nakailera lang sila, quantity 3x plus 7 raised to 4. And then quantity 4x minus 5 raised to 4. So, kung tingnan nyo, magkakailera na yan. Parang ganun eh. Okay. Usually, pag ganito yung inaabot ng problem, pwede na ito, ina-accept na ito ng iba eh.
Pero makaka-encounter kayo ng iba na medyo talagang ibang teacher na gusto nila talagang simplest form. So, lalo sa college, gusto nila ganun. Now, pag kinuha natin yung pinaka-simplest form nito, ang mangyayari dito is that kailangan hanapin mo yung factor. So, meron tayong dalawang term dito eh. This is one term, this is second term. Pag ginamit natin yung tinatawag na common monomial factoring, ilalabas mo yung common sa kanila. So, yung 20 at saka 12, may common sa kanila eh. That is 4. So, pwede ko i-factor out yung 4. They are both divisible by 4. Ito namang quantity 3x plus 7, dalawa siya, pareho ito, magkamukha o. Oh. Pero magkaibang exponent. Ang ipapactor out mo dito, yung mas mababa yung exponent. Ito, yung raised to 3. So, ilalabas natin yan. And we'll do the same with quantity 4x minus 5 raised to 4. Ito yung lalabas natin. Kaya ganito na itsura niya. Ito yung pinactor ko. Ito yung dalawang term. Ito rin yan eh. Nabawasan na siya. So, nabawasan siya kasi pag dinivide ko to sa term na to, ito na lang kakalabasan niya. 20 divided by 4, that is just 5. Ito naman, yung 4x minus 5, makakancel niya eh. So, parang dinivide ko lang itong buong pinactor ko dito. Ito yung kinalabasan niya. Quantity 5, then quantity 3x plus 7. And then, ito yung second term, you did the same, pareho rin. Itong pinactor mo, dinivide mo dito sa tatlo na to. At ang lalabas na lang sa kanya is quantity 3 times 4x minus 5. Okay, simplify na natin. So, pag sinimplify ko to, I can multiply 5 with quantity 3x plus 7. Yung 3 din, I can multiply it to quantity 4x minus 5. Ang mangyari, it will now become 15x plus 35 minus quantity 12x minus 15. So, hindi ko pa tinatanggal yung mga parenthesis. Dito, walang problema. Pag tinanggal ko, walang magbabago ng sign. Pero since this is negative, pag tinanggal ko yan, magbabago to. Positive 12x will become negative 12x and then negative 15 will become positive 15. Ayan na. Ngayon, wala na siyang parenthesis. Tingnan natin kung ano yung pwede nating ma-simplify. 15x negative 12x will produce 3x. 35 plus 15 will produce 50. Ayan na. So, ito na yung kinalabasan. And then, meron pang isa. So, ito, tsaka 4, pwede ko siya i-multiply sa 4. Kasi this are both raised to 1 lang naman eh. So, 4 times 3x, 12x, and then 4 times 50 is 200. Y prime is now equal to quantity 12x plus 200. Ito siya, 4 times quantity 3x plus 50. And then, ito magkakasunod na. And then, finally, may isa pa akong pwedeng simplify dito. Nakikita ko, ito magkamukha. Pero magkaiba yung exponent. So, parang 3 minus 8, that is going to be negative 5. And then, ibababa ko na lang ulit para maging positive 5. So, ang final answer natin dito is y prime is equal to quantity 12x plus 200 times quantity 4x minus 5 raised to 4. This is going to be over quantity 3x plus 7 raised to 5. So, nabago na yung exponent niya rito. Kasi nabawasan yun, na-cancel natin yung nasa taas. So, ito na yung simplest form niya. Okay, for the last problem, this involves an exponent. Hindi ko masyado na-discuss ito eh. Sa klase natin kasi kinulang tayo ng oras. So, i-discuss ko na lang ngayon kung paano. So, ang paggamit dito, ganito, still it's the same. Designate mo ko ng u, ko ng v. Yung u rito, madali. That is just x. So, ang derivative ng u, that is just 1. Pero yung b, medyo mahirap because this is a radical. So, kailangan dito, i-change natin into its exponent form. At alam natin, but that's, pag radical to, square root, it's going to be a rational exponent. So, square root, mangyari, this is now going to be equal to b, is equal to quantity 16 plus x squared raised to 1 half. So, binago ko siya to exponent form. Ngayon, pag ganito, pwede ko na ganito yung tinatawag natin chain rule para makuha yung derivative ng b. So, ang derivative ng b dito is going to be equal to 1 half times quantity 16 plus x squared raised to negative 1 half, the derivative of 16, the derivative of quantity 16, plus x squared. Okay, let me repeat it, ha? The derivative of b this one is going to be 1 half times quantity 16 plus x squared raised to negative 1 half. The derivative of quantity 16 plus x squared. Yan siya. Ito, kunin ko yung derivative. That's just going to be 2x. So, magiging na itong 2x. And then, I'm going to multiply it to 1 half. 2x to 1 half is just equal to the value of x. Nakamultiply lang siya eh.
So 2x times 1 half, this one, at saka ito, it's just going to be x, 1 half times 2. So x na lang. Derivative of b is x times quantity 16 plus x squared raised to 1 half. O negative 1 half. Okay. Pakuha na natin yung du at saka db. Hanapin na lang natin yung b. Ito madali ito. Because this is actually raised to 1 half. Pag ni-raise again natin to 2, 1 half times 2 will just be equal to 1. Therefore, the derivative of b, therefore, b square is just going to be 16 plus x square. Yun na lang. Nakancel niya, 1 half times 2 eh. So, meron na. Kuha na natin yung 5. This time, pwede na natin gawin ito. Dito, haba ng konti. Kasi mahaba yung simplification na ito eh. Meron tayong negative exponent. So, b times the derivative of u. And then, u times the derivative of b. So, ang sulat natin dyan, ganito. Y prime is equal to quantity 16 plus x square raised to 1 half times 1 minus x times x times quantity 16 plus x square raised to negative 1 half. Ganyan na siya. Eto, okay na. 1 lang naman eh. So, pwede na natin tanggalin. Eto, I can simplify this one. Magiging siyang x square. Eto naman, raise to negative 1 half. So, ang gagawin ko dyan, kailangan ibaba ko yan. Ngayon, para masimplify ko ito, ito yung medyo mas madaling paraan. Titingnan ko siya lahat into a fraction kasi kailangan maging positive exponent to eh. So, ang mangyayari dyan, ibababa. Lalagyan ko lang lahat ng ano. Eto, ginawa ko. Nilagyan ko lang siya ng negative 1 lahat. Parang ginawa ko siyang fraction. Ngayon, saka ko ibababa ito. So, pag binaba ko ito, magkakaroon ka rito ng parang 16 plus x square raised to positive 1 half. Because this is negative 1 half, so binago ko na siya. So, ito na itsura niya. So, bumaba na. Now, in this case, hindi ko makukombine yung numerator dito. Kasi magkaiba sila ng denominator. So, kailangan natin makuha yung LCD na ito. At ang LCD na ito is just this one. 16 plus x square raised to 1 half. Ibig sabihin, dapat ganito rin yung denominator niya. So, para maging pareho sila ng denominator, ang gagawin ko na lang dito, ito yung nakikita nyo, ito yung 1, imumultiply ko to ng quantity 16 plus x square raised to 1 half, yung denominator, at gagawin ko rin yung sa numerator. So, pag ginawa ko yung sa numerator, this is just equal to 1. So, wala tayong problema. Ito na lang yon. So, mababago ko na yung denominator niya, pareho na sila, hindi na 1 yung isa. So, kapag pareho na yung denominator niya, ibig sabihin, pwede ko na i-combine. At saka, by the way, tingnan natin maigi ito, pareho na yung base niya, 16 plus x square. And then, they are both raised to 1 half. Ngayon, sa low exponent, pag pareho yung base, sorry, x square, x cube, pwede natin i-add yung exponent. Magiging siyang x raised to 5. Ito, 2 plus 3. Ito, 1 half plus 1 half lang eh. Pareho yung base niya. So, 1 half plus 1 half is going to be 1 na lang siya. Kaya ang makikita ko rito sa numerator is just 16 plus x square. Nawala na yung 1 half kasi na-add mo yung exponent niya eh. This is product of exponent. At ito naman, yung pinaka-denominator niya, pareho na silang quantity 16 plus x square raised to 1 half. Ngayon, pag pareho na yung denominator niya, pwede ko na i-combine yung nasa taas. So, ganito na itsura niya. At pag tinanggal ko yung pinaka-parenthesis niya, magbabago na lang ng sign to. Ito, walang problema. So, pag nagbago yung sign to, etong x raised to, hindi 1 to, this is just x raised to 2, negative. Ito naman, positive x square. So, pareho to. Ito, tsaka to pareho. Yung isa is positive, yung isa naman negative. So, makakancel natin yan. What is left is just 16. Okay. Pag 16 na lang yan natira, eto, yan, tingnan mo maigi yan, nakadivide to eh. So, division ng fraction to. Ibig sabihin, eto nasa denominator, magiging siyang, gagawin natin yung reciprocal para magiging siyang multiplication. So, magiging siyang multiplication from division 16 times 1, and then quantity 16 plus x squared raised to 1 half, times quantity 16 plus x raised to 1 only. Ang kakalabasan na ito is 1 half plus 1. That's going to be equal to quantity 16 plus x square raised to 3 over 2. 1 half plus 1 lang yan eh. So 3 over 2 yan. That is 1.5. Ngayon,
para ma-finalize na natin to, para matapos na yung ating mag-iirap dito. So, babalik natin siya sa radical form. So, this is raised to 3 over 2. Yung 2, ito yung magiging radical natin, that's square root. So, pwede natin itulad ito na y prime is equal to 16 over the square root of quantity 16 plus x square raised to 3. Ayan na siya. Ayan ang final formula.